ka Money Magnet, naririto na naman tayo para sa kaswertihan, kasaganahan na yung inaasam-asam. Gusto mo bang kumapit ang kasaganahan sa iyong buhay ng panghabang buhay? Pwes, ang kailangan lamang natin ay dahon ng laurel, numero 8, salitang kasaganahan, at syempre, hindi mawawala ang isang taong may positibong isipan. Pwes, ikaw yon. Ikaw na nakikinig ngayon at nagsasabing ang bisa ng dahon ng laurel ay malupit, totoo yan. Pero kinakailangan mo pa rin maging positibo habang ginagawa mo ang ritual na to. Ang pag-iisip ng positibong bagay, ang pagsasabi ng positibong bagay, ang pakiramdam ng isang positibo ay isang bagay na maaari nating matulungan ang ating sarili dahil kapag mismo ikaw bilang tao ay may positibong pananaw sa buhay, positibong pag-iisip at positibong lumalabas sa bibig na mamanifest mo at naa-attract mo ang mga positibong bagay. Kaya naman, sa tulong din ng dahon ng laurel at pag-iisip ng magandang bagay, paniguradong ang lahat ng iyong inaasam-asam na kasaganahan ay magiging panghabang buhay. Alam naman natin na ang bawat bagay na ating ginagawa ay hindi naman perfect at agad-agad ay may milagrong magaganap. Pero ang sinasabi ko lamang, sa pamamagitan ng pangpaswerteng ritual, makakatulong to para ma-manifest at maakit natin ang swerte. Lalo pa nga't ang dahon ng laurel ay tinaguri ang Laura na ang ibig sabihin ay success. Kapag isinulat mo ang salitang kasaganahan sa dahon ng laurel, yan yung minamanifest at ina-attract mo sa buhay mo. Kaya naman kapag sinabi mong ikaw ay sasagana sa buhay at yan ay inisip mo, alalahanin mong napaka makapangyarihan ang ating isipan. Kaya't huwag na huwag kang magpapasok ng mga negatibong bagay. Kapag sinabi mong kasaganahan ay mapapasayo, yan ang isipin mo na mangyayari at matutupad sa iyong buhay. Para sa ganun, ang lahat ng kasaganahan ay mapasayo at hindi mo na mahihirapan sa buhay dahil hindi mo mararanasang magipit o maubusan. Lalo pa nga't, ang salitang kasaganahan na yan ay isinulat natin sa dahon ng laurel. Alam mo bang napakalakas mag-manifest ng kasaganahan at ng kaluwagan ng pera kapag ang iyong dasalin at hilingin ay isinusulat mo sa dahon ng laurel? Isang proseso yan ang pag-manifest para mas mabilisan mong makuha ang iyong mga pangarap. Kaya nga sinasamahan natin ang dahon ng laurel ang bawat nais natin para ito'y mas maging isa katuparan at matupad. Lalo pa nga't kinamitan natin ang numero 8. Alam mo ba kung gaano kaswerte ang numero 8? Kapag ikaw ay maghahanap ng bahay, siguraduhin mong numero 8 yan. Dahil ang bahay na nagtatatak na numero 8 ay matatatak din ang kaswertehan. Kung may negosyo ka naman at papangalanan mo, lagyan mo ng numero 8, paniguradong magtatagumpay yan. Ganyan kalupit ang numero 8, lalo pat isinulat natin to sa dahon ng laurel. Infinity o walang katupusan ang kasaganahan na maidudulot at mabibigay nito sa atin. Pero kahit gaanong kasaganahan man ang ibigay sa iyo, kung hindi mo paghahawakan ng maayos ang mga blessing na papasok sa buhay mo, ay mauubos at mawawala din agad. Kaya't samahan mo rin ang paghahawak sa kasaganahan ng maayos at ilagay mo sa tamang proseso para tamang landas din ang tatahakin mo. Siyempre, bakit ba tayo nangangarap ng isang kasaganahan sa buhay natin? Dahil alam ko namang sawang-sawa na kayo sa dinadanas yung kahirapan. Dahil naman sa pandemya na yan, paulit-ulit mong nararanasan ang kagipitan, pagkaubos ng pera, at minsan ay talaga namang nasasaid ka. Pero kapag inisip mo ng inisip ang kalungkutan na yan, magkakasakit ka lang. Magkakaroon ka ng anxiety at depression. Hindi mo ba napapansin? Kapag araw-araw mong iniisip ang problema mo, bigla ka na lang naiiyak at nanghihina ka. Pagkatapos, na-stress ka na, nakakaramdam ka na ng anxiety at depression. Yan kasi ang inattract mo.
Pero kapag sinabi mo sa sarili mo na ang mga problemang to ay matatapos din at susolusyonan mo, paniguradong masosolve mo anumang problema at kahit gaano pa kalupit ang problema na yan, kaya mo yung solusyonan. Yan ang isipin mo. Yan ang itatak mo sa utak mo. Para yan ang mangyari. Kasi pag sinulit-ulit mo lang ang kalungkutan, nahihirapan ka lang. Nalulugmok ka lang sa kalungkutan. Anong susunod na mangyayari? Magkakasakit ka, mai-stress ka. Pero yung problema mo, nasolve ba? Hindi, problema pa rin siya. Pero kapag inisip mo na ang problema na yan ay kaya mong wakasan, kaya mong tapusin at kaya mong bigyan ng solusyon, pansinin mo, ang pakiramdam mo ay nagiging magaang. Pagkatapos nito, kikilos ang katawan mo para solusyonan yung problema mo. At kinabukasan, ang problema mo ay hindi na problema dahil nasolusyonan mo na. Ganyan dapat ang gawin mo sa iyong buhay. Huwag mong entertainin ang mga kalungkutan. Ang entertainin mo sa buhay mo ay mga positibong isipan na makakatulong sa iyo para magtagumpay. Katulad na lang ng paglalagay natin ng salitang kasaganahan sa dahon ng laurel na mag-a-attract ng kasaganahan sa buhay natin. Basta tatandaan mo lang, kapag naisulat mo na yan, ay dasalan mo lagi. Lagi mong dadasalan ang isang ama namin at isang sumasampalataya kasabay ng pagsambit ng iyong mga kahilingan. Kahit ano pang kahilingan yan, sambitin mo at ibulong mo sa dahon ng laurel. At tiyak ko sa iyo, ito'y matutupad at maisa sa katuparan. Pagkatapos niyan, ang sinulatan mong dahon ng laurel ay maaari mong ilagay sa ilalim ng unan. Habang nasa ilalim ng unan niyan, ay iyong mapapanaginipan ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasaganahan. At natitiyak ko sa iyo, anumang bagay ang pumasok sa isip mo, ito'y magkakaroon ng katuparan. Kaya nga mas mainam na ang dahon ng laurel na yan ay ilagay mo sa ilalim ng unan para kasaganahan ay bumalot sa iyong buhay. Dahon ng laurel, ganun ang mangyayari? Opo, dahil sasamahin natin yan ng tinatawag na law of attraction. Kung ano man ang isinulat mo sa dahon ng laurel ay imamanifest natin sa ating buhay. Aakitin natin at bibigyan natin ng katuparan. Dahil kung palagi mo itong gagawin, mas maa-attract mo ang kasaganahan sa iyong buhay. At magugulat ka na lang na ang lahat na dati ay pangarap lamang ay nagkaroon ng katuparan. Kaya kung gusto mong magkaroon ng katuparan ng lahat ng dati ay pangarap lang, simulan mo nang gawin ang pangpaswerteng ritual na to. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!